Ako pa yung minamaliin niya. Siya yung gumigit na, wala siya sa lugar. Iniiwasan ko na ay. Ayan po yung Ford Explorer na may plate number po na NCG462. Sir, hindi ako nagkakamali. Hindi na maaari. At akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Kumiiwas na ako sa inyo. Akin na! Kaya mo, galit na galit. Itignan ko lisensya mo. Nakatrucks ka pa. May mga sakay ako doon. Kahit pichohan mo ako dyan, ikaw ang wala sa linya, papatayin mo pamilya ko. Akin na lisensya mo. Ginit-git mo kami, hindi mo nakikita yon. Ano ginikita? Pinatay mo kami. Ikaw wala sa linya. Ako wala sa linya, gag***. Iniiwas na kami sa iyo. Akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo. Nanginginig na ako sa'yo. Akin na. Hintayin na lang natin. Na-locate po natin yung registered owner po ng Ford Explorer, pero ito po ito manging magpa-on air. Okay, pero just to be fair about it, hindi porke siya yung registered owner, siya na yung naka-inkwentro, ha? Kasi hindi natin nalaman kung ano yung pangalan ng taong naka-inkwentro mo. Nakuha ba yung pangalan ng taong yun? Hindi po, sir. Hindi laman. Okay, any rate, Julius, pwede mo bang ikwento sa amin yung punot dulo? Kasi of course, yung mapapanood mo sa video, parang may incidenting nangyari. Opo, sir. Bago mangyari yung paninita sa'yo o panghingi ng lisensya mo ng taong yon. Opo, ganito po yun, sir. Bali, magkakasabay po kami. Southbound po, galing po kasi kaming Pasig. Ngayon po, nasa outer lane siya. Ako naman dito sa pangalawang linya. Saan kayo galing? Galing Pasig po. Anong kalsada yun? Kung alam mo yung pangalan ng kalsada, anong kalsada yon? EDSA ba yun? C5 Taguig. C5 sa Taguig. Opo. Papunta kayong Pasig, galing kayong Pasig. Galing pong Pasig. Ngayon po, nakasabay ko siya. Ngayon po, parang may truck yata na, may truck na nakapark doon sa unahan. Nakalampas na po ako sa kanya. And napansin ko po si sir na para pumapasok. Nilugaran ko pa siya. Ngayon mamaya, umabol sa akin, inarang ako kasi ginit-git ko daw siya. Naglabas siya ng ID, kinakaway sa amin. Huminto daw ako at pulis siya. Pero yung bang ID niya, na-confirm mo na ID police nga niya? Hindi po. Kasi ID isang police? Hindi po. Anong ID yung nakita mo? Mayroon lang siyang kinakaway sa bintana, sir. Hinto ka, police ako. So na-confirm naman nila, Odette, kanina off-air na yung registered owner na si Fernando Kabuhat Jr., siya rin yung naka-inkwentro mo. Okay. Bakit niya hinihingi yung lisensya mo? Anong sinasabi niya? Kasi po, ipinaglalaban po niya, ginit-git ko daw siya. Kung tutusin po, ako nga po yung nagit-git sa... Hindi, bakit niya hinihingi lisensya mo? Hindi ko po alam sa kanya. Ba niya o kaya niya kukunin lisensya mo dahil yun ay parang titikita niya at itatago niya lisensya mo o bibigyan ka ng resibo? Anong balak niya? Yan po, hindi ko po alam, sir. Basta okay. Po. Nung sinasabi, amin na lisensya mo, bigla siyang sumunggab na gano'n, di ba? Opo. Ano yung kinukuha niya? Yung pong video na, yung cellphone ko po na naka-video. Kasi okay. Yun pong, nung pong nagpakilala siyang pulis, ang iniisip ko, parang wala akong naisip na gagawin na madepensahan ko rin yung sarili ko. Okay. Kaya po, binidyo ko na lang, kahit pa paano. So, tinangka niyang agawin yung video mo? Yes po. Hindi niya naagaw? Hindi po, kasi nilayo ko po eh. Bakit yung video na yun, ba't biglang tumigil? So tumigil na yung pagbibideo mo na inagaw niyang ganon? Doon po napatigil nung paglayo ko po. Baka napindot ko po yata. Okay. Sige po, saglit lang sir. Actually, nakausap po ng mga staff natin, si Mr. Fernando Kabuhat Jr. Ngunit tumangi po itong magpa on air at ito po ay hahawakan na daw po ng kanyang attorney. Pero nasa linya po natin si Police Senior Master Sergeant Paulino Sabelio ng Taguig PNP. Master Sergeant Paulina, magandang hapon po. Yes, good afternoon, ma'am. Opo. Sarge, baka pwede po nating ibigay lahat po ng detalye o ikwento kung ano po ang nangyari dito po sa inkwentro po nila Sir Julius Barcena at ito nga pong si Mr. Fernando Kabuhat Jr., sir. Okay, yes, ma'am. As far as the investigation Taguig is concerned, ma'am, ito po ang nangyari noong November 24, 11:30 ng umaga. November so, 24. Upon ocular inspection doon sa pinangyarihan ng insidente, doon sa nakikita natin na viral video. So, kung titignan natin yung C5 southbound road, Barangay Western Bikutan, from going to southbound, kung nandito ka sa Heritage going to C5, papunta doon sa pinangyarihan ng insidente. Bago pumunta doon sa pinangyarihan ng insidente, 5 lanes po yun na lane. Then after pumunta doon sa pinangyarihan ng insidente,
mo-merge na po ang linya kasi umipit, pumunta ng 3 lanes. So normally talaga, kung titignan mo yung situation, pag lumapit dun sa merging road, talagang nag-iipitan po ang mga sasakyan. So pag nag-iipitan, naglalapitan yung mga sasakyan. So it so happened na si Ford driver nasa outer lane at si truck driver naman is nasa pangatlong center lane. So the fact na naglapitan yung sakyan nila, it so happened na siguro itong si Ford driver on his part, baka ang alam niya is ginigit-git nitong truck driver. Kasi kung titignan mo nga naman talaga, pag pupunta sila doon sa merging road, talagang nagdidikitan yung sasakyan. So nung bumalik na sa linya, itong truck driver, itong si Ford driver naman, in-overtaken. Tapos pagka-overtake niya, hinintuan niya doon sa gitna ng kalsada. So lumabas at yun po yung nakita natin na viral video. Confirm po ba na siya po ay police, sir? Based po sa investigation namin, ma'am, hindi po. Siya po ay purely businessman. Businessman, okay. And nagpaliwanag po ba siya, kaugnay po sa kanyang panig, sir, kung ano po ang nangyari? Or nagpunta po ba sa inyong tanggapan, sir? Kasalukuyan po, ma'am, na yun po ang pinag-uusapan namin. Then under investigation pa on our part, ma'am. So actually, hindi pa tapos yung usapan namin kasi nag-seek pa sila ng guidance ng lawyer nila po, ma'am. Nag-formal complaint ka na ba? Opo, sir. Sige, puso mo na lang yun, ha? Opo. Sasama ka ng reporters namin, no? Okay po. Reminders po sa ating mga motorista, no? Anong paman ang mangyari, magkagit-git. Wala pa rin kayong karapatan ilagay ang bata sa inyong mga kamay. In fact, meron akong driver na ganyan, magit-git lang ng konti, nakipag-away na. Pinagsabihan ko kasi hindi mo rin masasabi kung sino yung makakatapat mo, eh. Di ba, naalala ko isang road rage na mayaman siya, nakasalubong sakyan sa init ng ulo, binaril yung boyfriend at girlfriend. Nagdusa sa kulungan. So mag-ingat po tayo sa mga road rage na ganyan. Let's try to be more patient, 100 times more patient pagdating sa kalsada. Lalo na kung kasama natin sa sasakyan ang ating pamilya at mga anak. Ano po? Let's try to avoid this attitude of road rage. Kahit ano pa ang naging... Ikaw pa nagigit, hindi ka naman nabangga o nasagasaan. Kuminsan mas maganda pang pagpasensyahan na lang, ano po. So yun po, ha? Basta ipurso mo na lang yung formal complaint mo. Yes po, okay? Sir. Sir, maasistehan po kayo ng reporter po ni Senator Raffy Tulfo sa tanggapan po nila, Master Sergeant. Sabi yun, nasa Taguig PNP. Okay? Para mabigyan din po tayo ng Opo, para malinawan din po tayo sa nangyari, sir, at malaman din po natin kung ano po ang panig nila Fernando Kabuhat Jr., which is businessman po, at hindi po ito police. Okay? And wala pong karapatan, attorney, na manghingi ng license. Yes, wala talaga. Po, wala opo. Talaga. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung mga ganun, sir. So, dapat po, attorney, sino lang po ba dapat ang... Mga traffic enforcers, traffic mm-hmm. police, yun ang mga may karapatan. At yes, kung may po. Traffic violation ka. Opo, okay, sir. Okay? Para malinaw lang po. Sige po, sir. Assistihan po namin kayo, sir. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, sir. Okay? Salamat po. Magandang hapon. Okay.